Anong oras na? It's economics time na. Magandang araw muli sa inyo mga grade 9 students. Muli na naman nagbabalik sa inyong harapan ang inyong lingkod na si Sir Eds Batigas upang maghatid ng panibagong paksa na ating tatalakayin sa economics time. At ang tanong na ating sasagutin ay, ano nga ba ang paksa na ating pag-aaralan ngayong araw na ito? Tara, samahan niyo ako at tayo ay magsisimula na. Subalit, bago tayo magsimula mga grade 9, lagi niyong pakatatandaan na meron tayong tinatawag na hashtag of the day. Ano nga bang sinasabi ng ating hashtag of the day? Sabi ng ating hashtag, tayo ay magsumikap upang buhay natin ay palaging umangat. No? Kinakailangan natin gawin ang pinaka-best natin para tayo ay umangat sa buhay. At sa pagpapatuloy natin mga grade 9, ayan. Huwag niyong kakalimutang ihanda ang mga sumusunod na bagay na ating gagamitin sa ating pag-aaral. Nandiyan ang ating mga ballpen dapat, ang inyong mga papel, ang inyong mga module, at ang iba pang kailangan natin na gagamitin natin sa ating pag-aaral ngayong araw na ito. At ako'y naniniwala na ang bawat isa sa inyo ay handa na makinig, kaya tayong lahat ay magsisimula na. Siyempre mga grade 9, lagi niyong tatandaan na ang paksa na ating pinag-aaralan ay palaging nakaangkla sa tinatawag nating MELCs. Ano nga ulit yung MELCs? Ang MELCs ay yung Most Essential Learning Competencies kung saan ating nabibigyang halaga ang mga gampanin ng mga sektor ng paglilingkod at ng mga patakarang pang-ekonomiya nito na nakakatulong sa ating bansa. At syempre, kaugnay niyan ay meron din tayong tinatawag na content standard. Ano naman ating content standard mga grade 9? Kayo bilang mga mag-aaral ay magkakaroon ng pangunawa sa mga patakarang pang-ekonomiya nito sa harap ng hamon at puwersa tungo sa pambansang pagsulong at pag-unlad. Siyempre, mga grade 9, lagi nyo rin tatandaan na meron tayong tinatawag na kasanayan sa pagkatuto. Ang tanong, ano nga ba ang ating kasanayan sa pagkatuto? Kayo bilang mga mag-aaral ay magkakaroon ng aktibong pakikibahagi sa maayos na pagpapatupad at pagpapabuti ng mga sektor ng ekonomiya, ng mga patakarang pang-ekonomiya natin para tayo ay magkaroon no ng pagsulong at pag-unlad. At syempre mga grade 9, meron tayong mga espesipikong layunin. Ano naman ang ating mga layunin sa pagkakataong ito? Isa-isayin natin 'yan. Unang bagay mga grade 9, kayo bilang mga mag-aaral ay inyong nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng paglilingkod. Pangalawa, anong meron diyan? Ating natutukoy ang mga institusyon at ang programang nakakatulong sa sektor ng paglilingkod. At bilang pangatlo ay napapahalagahan natin ang paksang aralin kung paano nakakatulong ang sektor ng paglilingkod para sa pag-unlad ng ating bansa. Okay? At tayo ay magsisimula na ngayong araw na ito. At grade 9, upang malaman natin kung kayo ba ay merong natutunan sa mga paksa na ating tinalakay noong mga nakaraang linggo, ay magkaroon muna tayo ng, ayan, balik-aral. Ano nga ba ang ating gagawin mga grade 9? Tingnan nyo mabuti. Ayan. Tingnan natin at ako ay naniniwala bilang guro ninyo sa pagkakataong ito na kayong lahat ay handa na upang tayo ay magkaroon ng panibagong kaalaman patungkol sa economics. Bilang panuto mga grade 9, inyong tukuyin kung anong sektor ang tinutukoy ng bawat pahayag o kaya naman ng bawat pangungusap. Piliin sa kahon ang tamang sagot. Ulitin natin ang panuto. Inyong tukuyin kung anong sektor ang tinutukoy ng bawat pahayag o ng bawat pangungusap at ang gagawin nyo lamang ay pipili lamang kayo ng tamang sagot sa kahon. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, tayo ay magsisimula na. Unang tanong mga grade 9, anong sektor kaya ito? Number 1, ang Land Registration Act noong 1902 na tinatawag nating sistemang torrent sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano
kung saan ginagawa natin ng titulo ang lupa para ipatala at para ito ay maging legal, ay tinatawag na. Yan ba ay nasa sektor ng pagsasaka o nasa sektor ng pangisdaan? Maaari tayong gumamit ng chat box at i-type ang inyong sagot kung alam niyo kung anong sektor ang sinasabi ng pangungusap natin bilang isa. At ang tamang kasagutan, mga grade 9, magaling! Yan ay tumutukoy sa sektor ng pagsasaka. Sunod na bagay, tingnan nga natin kung meron kayong natutunan. Ang NIPAS ay programa na ang pangunahing layunin ay maiangat at protektahan ng ating kagubatan. Ang tanong na ating sasagutin ay, ano nga bang sektor ang tumutukoy sa ating pangalawang katanungan? Yan ba ay maaari kayong pumili sa dalawang pagpipilian natin? Yan ba ay nasa sektor ng pangisdaan o dili naman kaya ay nasa pagtotroso? Sige nga, maaari kayong gumamit ng chat box, mga grade 9, upang malaman natin kung alam ba ninyo ang ating tamang kasagutan. At ang ating tamang kasagutan, mga grade 9, magaling! Yan ay pagtotroso. At syempre, bilang pangatlo, subukan nga natin alamin, bilang pangatlong katanungan, mga grade 9, ang fishery research ay siyang nananaliksik at pagtingin sa potensyal na teknolohiya tulad halimbawa ng aquaculture, marine resource development ay tumutukoy kaya sa anong sektor? Yan kaya ay tumutukoy sa, tingnan nga natin, pagsasaka o kaya ay pangisdaan? Sige nga, gumamit nga tayo ng chat box para malaman natin kung alam ninyo ang tamang kasagutan. At ang tamang kasagutan, yan ay magaling. Yan ay nasa sektor ng pangisdaan. Sunod na bagay, ipinasailalim sa batas na ito na ang lahat ng publiko at pribadong lupang agrikultural ay nakapaloob sa tinatawag nating CARP. Tanong, ano nga ulit yung CARP? Ang CARP ay yung tinatawag nating Comprehensive Agrarian Reform Program. Ito kaya ay tumutukoy sa anong sektor? Yan ba ay tumutukoy sa una? Yan kaya ay pagsasaka? O di naman kaya pangingisda? Tingnan nga natin. At ang tamang kasagutan, yan ay magaling. Yan ay tumutukoy sa pagsasaka. At sa pagkakataong ito, mga grade 9, ako'y natutuwa sapagkat alam ko na naunawaan natin ang mga patakaran at mga batas patungkol sa sektor ng pagsasaka, pangingisda at pagtutroso na ating tinalakay noong nakaraang linggo. Okay? At sunod na bagay, mga grade 9, ayan, tayo ay dumako na sa ating panibagong aralin. Subalit bago tayo tumungo sa ating pag-aaral ay magkaroon muna tayo ng logo suri. Anong gagawin natin dyan? Ang gagawin nyo lamang ay hulaan kung anong logo ang ipinapakita sa inyo ni Sir Ed sa bawat item. Ibig sabihin, meron akong ipapakita sa inyo sa pisara at ang gagawin nyo lamang ay hulaan kung logo ng anong klaseng kumpanya ang ipapakita ko sa inyo. Handa na ba kayo? Kung kayo ay handa na, tayo ay magsisimula na. Una, bilang una, yan kaya ay logo ng, tingnan nga natin. Okay. Ayan. Unting-unting nagliliwanag ang ating larawan. At ang ating tamang kasagutan, yan ay logo ng, tingnan nga natin kung may nakakuha ng tamang sagot, mahusay. Yan ay logo ng PESDA. Pangalawang bagay, eto kaya mga grade 9. Logo kaya ng ano yan? Tingnan nyo mabuti ang nasa pisara, mga grade 9.
Yan ay logo ng, tingnan nga natin. Magaling. Yan ay logo ng land bank. Sunod mga grade 9. Eto kaya, bilang pangatlo. Logo kaya ng ano ito? Okay. Tingnan nga natin. Yan ay logo ng, tingnan nga natin ang tamang kasagutan. Tama. Yan ay logo ng kumpanyang Converges. Sunod. Ayan. Kanina ay nakita natin ang mga logo at mga kumpanya na siyang nagbibigay ng paglilingkod sa bawat mamamayang Pilipino kung saan ang mga logong ito at ang mga kumpanyang ito ang nagbibigay trabaho sa ating mga Pilipino upang tayong lahat ay magkaroon ng pagkakakitaan. Ang mga bagay na aking pinakita mga grade 9 ay merong kinalaman sa paksa na ating pag-aaralan ngayong araw na ito. At sa pagkakataong ito mga grade 9, ayan. Alamin natin kung ano ba ang ibig sabihin kapag ka pinag-uusapan natin ang sektor ng paglilingkod. Ibig sabihin, ano ba yung nagagawa o naidudulot ng paglilingkod o ng pagtatrabaho ng ating mga magulang, ng ating mga mahal sa buhay kapag ka pinag-uusapan natin ang sektor na ito. At kung kayo ay handa ng matuto, tayo ay magpapatuloy na. Sa pagpapatuloy natin, ating ipaliwanag mga grade 9 kung ano ba ang ibig sabihin kapag ka pinag-uusapan natin ang sektor ng paglilingkod. Ayon sa paksang ating tinatalakay na itinuturing na main driver, ulitin ko ha, itinuturing na main driver ng ekonomiya ng Pilipinas at ito ang pinagmumulan ng pinakamalaking bahagi ng kita ng ating bansa. Ito ang pinagmumula ng tinatawag nating lakas paggawa ng kasanayan, ng kaalaman upang maitaguyod at ang iba't ibang pang-ekonomiyang gawain sa Pilipinas. Kaya kung ating mapapansin mga grade 9, ang sektor ng paglilingkod ay pag sinabi nating main driver, ibig sabihin, ito ang tumutulong para magbigay ng serbisyo, no? Para mapagana at mapaunlad ang ekonomiya ng ating bansa. Sunod mga grade 9, tandaan nyo rin mabuti na ang sektor na ito ay ang gumagabay sa buong yugto ng ating produksyon, hindi lamang ng produksyon, kundi maging ng distribusyon, ng kalakalan, at ng pagkonsumo ng mga produkto sa loob man o sa labas ng ating bansa. At syempre, lagi niyong pakatatandaan na ito ay maaaring pampamayanan, maaaring panlipunan, o di naman kaya ay pwede rin pang personal. Siyempre, nandiyan din ang pinakahuling bagay sa ating bullet na ating pag-aaralan na sa pangkalahatan, ang paglilingkod ay ang pagbibigay ng ano daw? Ito ay ang nagbibigay ng serbisyo sa ating lahat sa halip na bumuo ng produkto. Yan ang mga bagay na tumutukoy kapag ka pinag-uusapan natin ang sektor ng paglilingkod. Okay? At syempre, kung alam na natin at ating naipaliwanag ang sektor ng paglilingkod, ating talakayan naman kung ano naman ang iba't ibang subsektor ng paglilingkod. Batay sa paksa na ating tinatalakay, mga mag-aaral, sa sektor ng subsektor ng paglilingkod ay nandiyan ang tinatawag nating transportasyon, no, at iba pang mga bagay na kung saan ito ay binubuo ng iba't ibang mga paglilingkod na nagmumula sa pagbibigay ng mga ano, nagbibigay sa pampublikong sakayan halimbawa at ano pa, nandiyan ang paglilingkod o serbisyo mula sa mga telephone users natin. Ano pa? Sa mga pinapaupahang bodega natin. Yan ang ilan sa mga subsektor ng paglilingkod na nakakatulong sa atin upang mapagana at magmaayos ang ating pagtatrabaho sa pang-araw-araw na buhay. At syempre, mga grade 9, pag-usapan naman natin. Pagka naman pinag-uusapan ang sektor na paglilingkod na tumutukoy sa kalakalan, ano namang meron dyan?
Sige nga. Sakala ka na naman, mga grade 9, lagi niyong pakatatandaan na ang mga gawaing may kaugnayan sa andaw sa palitan ng iba't ibang produkto at paglilingkod ay tumutukoy saan? Subsektor ng paglilingkod. Ibig sabihin, nagkakaroon ng pagpapalitan ng bawat produkto. Yan ang tinatawag nating subsektor ng paglilingkod na tumutukoy sa kalakalan. Next, ating talakayin naman sa pagkakataong ito ang subsektor ng pananalapi. Ano mga meron dyan mga grade 9? Sa subsektor ng pananalapi, lagi niyong pakatatandaan na kabilang ang mga paglilingkod na ibinibigay ng iba't ibang mga institusyong pampinansyal. Tulad halimbawa ng bangko, ng bahay sanglaan, ng remittance center, ng foreign exchange dealers at ng iba pa na kung saan sila ang nangangalaga sa ating mga kaperahan. At syempre mga grade 9, ayan, nandyan din ang isa pang subsektor na tumutukoy naman sa paupahang bahay o di naman kaya tumutukoy sa tinatawag nating ano? Real estate. Anong meron dyan? Ito naman ay tumutukoy saan? Sa mga paupahang bahay na ating tinitirhan tulad halimbawa ng mga apartment o kung halimbawa kung nakabili kayo ng mga bahay sa mga subdivision, nandyan yung mga developer ng bawat subdivision, mga townhouses, condominium na parte kapag ka pinag-uusapan natin ang subsektor ng paglilingkod. No, ito ang nagbibigay sa atin ng masisilungan, no, at matitirhan para tayo ay maging safe at laging maging protektado sa anumang sakuna na dulot ng ating kalikasan. At syempre mga grade 9, ayan. Ano-ano naman ang mga uri ng paglilingkod na ating tatalakayin ngayong araw na ito? Alamin nga natin. Sa pagkakataong ito, ang mga uri ng paglilingkod ay meron tayong tinatawag na pribadong paglilingkod. Ito nakalagay sa pisara. Paglilingkod na pribado. Pagka pinag-uusapan natin ang paglilingkod na pribado, ito ay tumutukoy saan? Ang paglilingkod na pribado ay yung mga private sector o kalimitan niyan yung mga NGO. Pangalawang bagay, mga grade 9, nandyan din ang paglilingkod na pampubliko. Ito naman yung mga government agencies na tumutulong sa atin. Kagaya halimbawa ng mga pinakita ko sa inyo kanina na yung land bank, yan ay pampubliko. No? Yung mga paaralan, kung kayo nag-aaral sa mga pampublikong paaralan, yan ay sakop ng sektor ng pampublikong paglilingkod. At syempre, mga grade 9, nandyan din ang tinatawag nating mga BPO. Kung halimbawa, kayo ay nagtatrabaho bilang mga call center agents, no? Nandyan yung tinatawag nating mga business process outsourcing. Ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay ginagamit ang lakas paggawa ng mga Pilipino para gamitin dito sa loob ng Pilipinas bagamat ang nagmamay-ari ng kumpanya ay mula sa ibang bansa. Yan ang ilan sa mga halimbawa kapag ka pinag-uusapan natin ang mga call center agencies na meron tayo rito sa loob ng ating bansa. At syempre mga grade 9, ayan. Lagi nyo rin pakatatandaan na bilang pagtatapos ng ating paksa, merong pagkakapare-pareho at meron ding pagkakaiba-iba ang patakaran ng pamahalaan sa iba't ibang aspekto ng agrikultura. Ano-ano kaya ang mga bagay na ito, mga grade 9? Ating alamin ang mga bagay na yan at ako'y naniniwala na malalaman natin yan depende kung ito ba ay nagbibigay serbisyo batay sa pampublikong gawain o di naman kaya ay pang-private na gawain natin. At upang malaman natin kung kayo ba ay merong natutunan sa ating paksang aralin, tayo ay magkaroon ng maiksing pagsusulit. Anong gagawin natin dyan mga mag-aaral? Ayan.
bilang paghahanda at bilang pagtugon kung kayo ba ay merong natutunan sa ating mga paksa na tinalakay patungkol sa sektor ng paglilingkod. Alam ko na ang bawat isa ay handa na, tayo ay magkakaroon ng maiksing pagsusulit. Anong gagawin natin dyan? Bilang panuto, simple lamang ang inyong gagawin. Itay, gamit ang inyong mga chat box ang salitang pack kung tama ang ipinapahayag ng bawat pangungusap at ligwak naman kung ito ay mali. Ulitin nga natin, ang ating panuto ay i-type o kaya naman isulat ang salitang pack kung tama ang hinihingi ng bawat pangungusap at isulat ang salitang ligwak kung ito naman ay mali. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, tayo ay magsisimula na. Bilang una, pack o ligwak. Ang subsektor ng paglilingkod kabilang ang serbisyong ipinagkakaloob ng mga bangko, ng mga sanglaan, kooperatiba at ng iba pang institusyong pangpinansyal ay tumutukoy daw sa pananalapi. Yan ba ay pack o ligwak? Tingnan niya natin. At ang tamang kasagutan, yan ay magaling. Yan ay pack. Sunod, pangalawa. Pangalawa, pack o ligwak. Ang sistema ng pagkuha ng serbisyo ng pribadong kumpanya upang gampanan ang ilang aspekto ng operasyon ng isang kliyente o ng kumpanya ay tumutukoy sa pribadong paglilingkod daw. Uulitin ko ang tanong. Ang sistema ng pagkuha ng serbisyo ng pribadong kumpanya upang gampanan ang ilang aspekto ng operasyon ng isang kliyenteng kumpanya ay tumutukoy daw sa sektor ng paglilingkod. Yan ba ay pack o ligwak? Sige nga. At ang ating tamang kasagutan, yan ay magaling. Yan ay ligwak. Sunod na bagay. Bilang pangatlo, ang mga trabaho daw o serbisyo ay may kaugnayan sa pagpapalitan ng mga kalakal at serbisyo ay tumutukoy daw sa sektor ng kalakalan. Ulitin nga natin ang katanungan o ang pangungusap. Pack o ligwak, ang mga trabaho o serbisyo na may kaugnayan sa palitan ng kalakal at serbisyo ay tumutukoy daw sa sektor ng kalakalan. Yan ba ay pack o ligwak? Tingnan nga natin. At ang tamang kasagutan, yan ay magaling. Yan ay pack. Sunod mga grade 9. Ang sektor ng agrikultura ay gumagabay sa buong yugto ng produksyon, distribusyon, kalakalan at pagkonsumo ng mga produkto sa loob at labas ng ating bansa. Uulitin ko ang katanungan bago kayo magsagot ha. Ang sektor ng agrikultura ay gumagabay sa buong yugto ng produksyon, distribusyon, kalakalan at pagkonsumo ng mga produkto sa loob at sa labas ng ating bansa. Yan ba ay pack o ligwak mga grade 9? Tingnan nga natin. At ang tamang kasagutan mga grade 9? Very good! Yan ay ligwak. At bilang panghuling katanungan, ang paglilingkod na pampribado daw ay tumutukoy sa lahat ng mga paglilingkod na nagmumula sa pribadong sektor. Ditin ko ha. Ang paglilingkod na pampribado ay tumutukoy sa lahat ng mga paglilingkod na nagmumula sa pribadong paglilingkod. Yan ba ay pack o ligwak? Tingnan nga natin. At ang ating tamang kasagutan, yan ay mausay. Yan ay pack. At grade 9,
Ako ay natutuwa sapagkat alam ko na meron tayong natutunan sa ating paksang aralin ngayong araw ito patungkol sa week 6 ng ating pag-aaral ng economics. At bilang pagpapatuloy natin mga grade 9, ito po ang mga takdang aralin na ating gagawin at ating sasagutan. Bilang panuto, inyong sagutan gamit ang inyong mga module, ang mga gawain na tumutukoy sa sektor na ating tinalakay ngayong araw na ito. Sagutan ang pagyamanin, ang isagawa, ang tayahin, at ang karagdagang gawain. At mga mag-aaral, nais kong magpasalamat muna sa mga pinagkuhaan natin ng mga resources bilang tugon sa mga bagay na pinag-aralan natin ngayong araw na ito, na kung wala ang mga bagay na ito, ay hindi maisasakatuparan ang pag-aaral natin ngayong araw na ito. Special thanks and citation to the following resources. Ito po yung mga yan na ginamit natin for educational purposes only. At mga grade 9, kung kayo ay wala ng katanungan at naunawaan natin ang ating paksa, ako ay naniniwala na kayo ay laging handa. Kaya muli, ito po si Sir Eds Batigas na nagsasabing ang tunay na kaalaman ay nanggagaling sa ating mga puso at isipan. Kaya't mga kabataan, maging mula tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran. At lagi niyong tatandaan na it's more fun in araling fun lipunan. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!